namang napaka-nostalgic kasi imagine 42 years na tayong pinapasaya ng Ibulaga at excited na tayong pasayahin pa nila lalo na ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya. Kaya naman, we will now proceed to the question and answer portion. Our first question will come from Nikki Wang of Manila Standard. Thanks, Thea. First of all, good morning to everyone and congratulations both sa GMA and Ibulaga for the continued partnership. I'd like to direct my first question to Mr. Joey Abakan. Hi. Hi, Mr. Abakan. Good morning. Hi, Nikki. Hi. Ibulaga has been with GMA for almost 3 decades now. And parang lahat tayo may personal experience when we talk about the show. Kayo po, what have been the changes that you've seen sa Ibulaga and how the program evolved throughout the years? Alam mo, ever since being a fan of Ibulaga and the one handling the show for the network, parang Ibulaga doesn't seem to fail to surprise me kasi there'd be times syempre as a program ang dami namin marami kami paalala minsan kapag labaw medyo lumalay ratings pero they keep on changing their content and they keep on doing their yung para bang they keep on para may nangyayari every single day and actually pag nakausap ko it doesn't surprise me anymore kasi minsan pag nag-uusap kami ni Jenny Ferrer pag nalabas sabi ko kay Jenny during the time magmula pa nung kanilang Malucho Wapagar and then na sila Jenny yung kausap ko pagka medyo may konting ganyan lang sasabihin na sige Joey Joey just relax meron kami gagawin so wala lang parang it's all para bang ikaw ang gagawin mo nalang manood talaga and tingnan mo kung ano ang gagawin nila. That has always been my experience. And now that I'm the executive in charge of production, ayan na, ganyan pa rin yung nangyayari. So, para bang, it has always been a very good journey for GMA. Right. Thank you, Mr. Abakan. Thank you, Nikki. Thank you. And for my next question, I'd like to ask Tito Sen, Joey and first Boss Vic. Pag sinabi natin Ibulaga, ano na yan eh, parang naging prototype na yan ng lahat ng variety show sa Pilipinas. Now, ano pong masasabi niyo na parang naging institution na ang Ibulaga or hindi parang eh, institution na ang Ibulaga ng mga, when we talk about variety shows sa Pilipinas. Siguro let's start with that, Tito Sen. I think it's more or less because of the pulse. Mm-hmm. We even before yung Tito Vic enjoy pa lang kami, panahon pa lang okay lang. We sense ako noon pa lang nararamdaman ko na kay Vic at kay Joey na we have a very good sense of the pulse of the people. Kung ano yung hindi nila gusto, kung ano yung gusto nila. Meron mga portion, meron mga comic relief na hindi pa to, meron pa to. Ganun. So siguro through the years, na-develop lalo. And then, hindi maaaring hindi mag-trickle down to mga kasama namin at saka sa mga, lalo na, swerte rin kami sapagkat ang nakukuha namin ang pumapasok sa Ibulaga ng mga production people, ano? Lalo na yung mga writers, katulad ni Jenny. Eh, ang lakas din ng ano eh. Ang lakas din ng pulso. Kung ano yung nare-read yung ano eh, nare-read yung mga kababayan natin nababasa nila. Ako tingin ko ganun eh. Thank you, Sen. Mr. Joey. Well, sinabi ni Tito yung pulso. Eh, nandun din yung salitang puso eh. Nasasakyan namin siguro dahil hindi kami nagbabago. Ang mga pantalo namin ni Vic, may higpit pa rin. Tight fitting. May mga sira-sira rin. Ibig sabihin,
hindi lang kami kapuso, kauso. Kauso rin. Hindi kami nawala sa panahon. Sumasabay kami. Minsan nagpapauso. O, nagpapauso. Nung araw ka, nag-umpisa ako eh. Nag-umpisa kami, magkaibang kulay yung Converse ko. O, tapos, nagkakamiseta ako. Mahaba buhok namin. Nag-shorts kami. Kaya yun, na-memo ko, na-memo. Wala daw, sabi ng boss ng Channel 9, wala akong pakialam kung ano yan, kung branded yan. Kasi mga uso noon, naka-tie, Americana, eh siguro nabago ng Itbulaga dahil sa mga host. Kami nila Big, nila Tito. Si Tito, medyo decente pa yan, may balbas lang. Kami ni Big, si Big, nag-shorts lang siguro. Nung araw nga, pag may taping kami na, kunyari, school bukol, pag sinabi nung mga official na, change costume, sequence, something. Hindi sa amin uso yun. Ang ginagawa namin ni Big, nagpapalitan lang kami ng t-shirt. change costume na yan. Salbahe kami. In other words, nag-umpisa kami, rebuilding na hindi bad. Siguro yun ang sa Bulaga. Tapos mula noon, sumunod na kami. Kung ano uso, meron kami. O kaya magpapauso kami. Yun lang, Nikki. Nikki o Nikki double K? CK. Ah, Cheeky. No, Nikki po, Nikki. Nikki, IE. Yes. Okay, yun lang. Thank you, Nikki. And lastly, Boss Vic. Pwede bang copy-paste na lang? Pwede po, tapos na lang natin. Basta ako, feeling ko, legit number guns, legit kapuso. Yun lang. Alright po. Thank you. Maraming salamat po sa inyo and congratulations to the renewal of your partnership with GMA. Mandang umaga po. Thank you. Thank you. Thank you, Nikki. Nikki. Thank you, Sir Nikki. Next up, we have Alan Policarpio of Inquirer. Hi. Good morning po. My question is for Alan K, Say, Wally, and then Ryan. So first question ko po, paano po sa tingin nyo yung naging epekto ng social media sa Itbulaga? Paano ito nabago yung katawan nyo, yung pag-connect nyo sa mga tao, nag-improve po ba or may mga challenges? Sino ang unang gustong sumagot? Nag-iitaya. I think ang social media, nakatulong din siyempre sa internet. Nagiging sa aming mga comedians minsan, nagiging source namin siya ng jokes. Okay? And sa mga taong naging busy naman, we're talking about the Davarcast na viewers. Dahil sa mga nagpo-post namin, na kaming mga host doon, tsaka yung social media namin, na-update pa rin sila. And update na pinakamalaking ano dyan, pinakamalaking tulong talaga ng social media sa Itbulaga ay yung panahon ng Aldam. Diba? Parang pati ang Twitter ay nagulantang sa mga records na ginawa. Yun. Kayo naman. Pwede na po ba kami mamalan? Sure. Diba? I don't sure. Ayun. Alan, yeah. Social media, yun nga, mula nung ano, I think Aldab, the Aldab experience really highlighted the importance of social media, especially sa mission ng Itbulaga to really keep a finger on the pulse of the public. No? And from that experience, yun na nakakatuwa because kung dati ang social media team ng Itbulaga isa dalawang tao lang, now it's a really comprehensive endeavor na para sa Itbulaga kasi ang dami ng platform eh. Hanggang umabot na nga kami sa Kumu. Yung mga ganung pagkakataon na may mga instances during the pandemic that of course television is still number one when you want to reach an audience. But the social media fills in the gaps. And also kami
malaki yung feedback sa amin kasi diretsahan yung ano eh, diretsahan yung palitan ng ideas. And I think that's one of the good things about Itbulaga. Itbulaga really evolves, and the part of the evolution is embracing social media and learning from it, not just using it as a tool, but also learning from it as a whole, no? So yun lang. Ayun naman po, Sir Wally, and sa tingin nyo ba na nakaka-affect din ba, or parang kailangan nyo i-adjust yung style nyo ng comedy dahil sa social media, or hindi naman po? Siguro nung biglang nag-boom na yung social media, mas nakatulong siya, parang sa feeling ko mas napalawak pa namin yung connection namin sa iba pang Dabbercad sa tulong ng social media. At syempre katulad namin, ako hindi naman ako mahilig dati mag-post, kailangan mag-adapt eh, dahil yun ang uso eh, so kailangan makiride doon ka sa uso, lalo sa teknolohiya ngayon. Katulad nitong Zoom, so kailangan mo talaga pag-aralan eh. Yun ang mga kailangan ngayon. Si Sir Hasan naman po. Thank you, Sir Wally. Natuto na kami mag-Zoom. Yan, no? Ayun. Natuto na kami sa social media. Ako, number one, wala akong social media. Wala akong... Oo, kaming account. Wala akong Facebook. Book meron, pero Facebook wala eh. Yung kaninang malaking tulong, tapos yung tanong mo na kailangan ba magbago ng style ng comedy. Kasi ang napansin namin sa Bulaga, hindi kami nagsiset-up ng kung ito yung patawang gagawin natin. Hindi eh. Bigla-bigla na lang may nangyayari. Misa manggagaling kay Alan, ang gagaling kay Ryan, kay Paolo, kung kani-kanino eh. Tapos doon na lang siya nabubuo. O, siguro yung social media, ang laki ng tulong kasi tinatanggap na kung ano yung lagi na ginagawa. At kung may mga comment naman na hindi agad kami, ganun sila, o ganun ang Bulaga na, uy kuya, may nagsabi ganito, so adjust agad kami. Hindi na natin pagmamatigas ang panamali yung ginawa natin. Adjust agad. So, malaking tulong ang social media at hindi naman nakakasama. Lalo na sa Itbulaga. Thank you. Thank you po. And baka pwede na rin siguro natin kunin yung thoughts naman ni Alden, kasi nga, as pointed out here, parang yung Al Dublin talaga yung nagsimula. Ano talaga ng social media tsaka Itbulaga? Parang yun yung naging awakening ng show for social media, because yun nga, nagulat na lang kami after that first episode ng July 16. May presence na rin naman sa social media yung Itbulaga during that time, but we never imagined that the Aldab phenomenon would amplify that effect. And we're very grateful for that, especially now na at least naging prepared na rin kami, lalo ngayong nag-surge nga yung COVID and everything went digital na. So at least hindi po kami nahuli with the technology and sa pag-cope up with the changes. Kaya very grateful po kami lahat dun sa instant na yan. And lastly na lang, meron bang mga particular moments or memories sa Itbulaga na lagi yung binabalik-balikan or would you consider defining? This also goes to kina Ryan, Wally, and Sir Alan K. Sir Jose. Go, Alan. Yung una-una sigurong... The 25th anniversary, the silver anniversary of Itbulaga na ginawa sa Clark Pampanga. Kasi parang kumbaga milestone yun eh. Hindi nga namin inisip na abot ng 25, tapos naging 30, tapos ngayon yung 25 pala, kayang-kaya pa palang idoble. Kasi 43 years na ngayon, 7 years na lang, 15 na. So alam mo yun, palakpakan yun na may kasamang sigawan.
Si Sir Wally, kayo po, anong memory ng Itpulaga lagi nyo binabalik-balikan para defining? Siguro talaga yung ano, sabi ni Alan yung 25th year anniversary bago pala ako sa Itbulaga, tapos hanggang yung ano, yung isa pa doon, excuse me, yung sa Philippine Arena, yung parang pala noon na noong nag-rehearse pa lang kami, sabi ko, saan lang kayo tao rito? Sabi ko, dito lang siguro sa may hindi ko alam. Nung kinaumagahan na talagang alos ng late ako kasi sobrang dulo. Ang pinakadulo may tao. Doon yung sa pinakataas ng bleacher. Yun siguro. Doon ka lang ng late, Brad, eh. No? Doon ka lang ng late. Eh. Oo. Ang laki mo, eh. No? Kasi kumbaga parang nagulantang ako sa dami. Eh, po, Sir Jose. Thank you, Tom. Yung ano, yung arena, yung sa anniversary nung sa Clark, tsaka yung ano, yung one for all siguro. Napaka memorable araw, lalo na nung pumasok yung Aldab. Nung pumasok sila, mas hindi mo makakalimutan everyday kung may nangyayari. Everyday masaya. Everyday ikaw na yung nagpupunta. Alam mo, may nagpupunta sa barangay, yung mga hindi naman taga ron, meron pang nanggagaling ng probinsya para man nalalaman nila kung nasaan kami. So, napaka-memorable ng mga araw-araw yun. Araw-araw. Hanggang sa nagpumasok yung pandemic. Araw-araw, napakasaya. Napakaganda ng pagtanggap ng tao. Yun siguro yung para sa akin. Sir Ryan? Alan, maraming ano eh, maraming specific memories, not just on cam but also off cam. And yun yung masaya sa pagiging part ng isang pamilya tulad ng Itbulaga. Kasi yung mga specific memories, kahit gaano kaliit, magkatinginan lang tayo sa stage or kahit nagkakape kayo sa umaga, magkadaanan lang kayo, magkatinginan kayo. Yung tawanan nyo, alas 10 pa lang ng umaga, alas 9 pa lang ng umaga. Dire-diretso, kahit hanggang mag-taping kayo. Tapos the next day, another specific memory. Maraming mga maliliit na ganung bagay na masaya sa pagiging parte ng Dabarkads. Kasi that varies also per person, not just the talent that you share on-cam duties with, but also sa staff, sa mga off-cam na no, kahit sa utility na namin eh, may mga magkakatinginan lang kayo, may joke ng ganun. Minsan it makes it to the stage, sometimes it doesn't, but all those little memories keep on adding to the flame, kumbaga. And lastly, Alden, favorite memories mo? Aldab talaga po yung one of the highlights of me being a Dabarkads kasi basically change everyone's life, including mine. So, yun po talaga yung hindi ko na makakalimutan hanggang tumanda po. You, and congratulations, Alden. Thank you, sir. Thank you, Sir Jojo. And that concludes our media conference, mga kapuso. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga tanong. Before we formally close, may I ask our hosts to give a quick message to our friends from the media, starting with Tito Sen. Tito Sen.